Pero doon sa mga nagsisimula pa lang, kung gusto nyo mabilis dumami yung kalapati nyo, ano, bili rin kayo ng pang-sitter o poster. So, ibig sabihin, yung itlog nito, pinasa ko doon sa isang ating sitter. Kaya ngayon, palaki pa lang yung inaka niya, may itlog na naman siya. So, yun yung tips ko sa mga gustong magparami. Sa marami naman, hindi nyo na kailangan ng sitter. Yun lang masasabi ko dyan. So, sana makatulong yung video na to para po magkaroon kayo ng additional information para po mas marami. Ayun! So, what's up mga kalipad? So, welcome na naman po sa ating bagong episode. So, may bad news muna ako sa inyo guys. Kasi yung unang kapatid nito, yung anak ng ating imported na Paul Zion, galing po to sa Bayo, nablago po siya, namatay po. Ganyan na rin sila kalaki, mas bata rito. Nagkaroon ng bacteria yung magkapatid, so hindi sila nakasurvive. But this one, and mukhang healthy na sila. Kaya ko to ibablog ulit kasi ito yung nag-aanak yung parehong back-to-back na Paul Zion natin. Nag-aanak siya ng albino. So I wonder, nasabi ko baka nakachamba lang yung magulang nito na nag-anak ng albino, kasi nung nabasa namin sa Google, very rare tong ano yung red eyes or albino. Para makapagpaanak ka ng ganyan, kailangan parehas yung magulang, yung both parents ay merong karga din ng pagka-albino para makapagbuga sila. So alam din yan sa mga lovebirds, ganun din eh, no? Kailangan may yung sa genetics nila. So ngayon ipapakita ko sa inyo guys. And this one is parehas ng magulang, kaya nest mate din sila. So this one, dinin niyo po yung mata nito. Ayan. So, ayan, hindi na masyadong kita, but ayan, kung titingnan nyo po sa kanya, hindi lang masyadong kita yung pagka-red niya, siguro pag may flashlight. Ayan, tsaka mag-light pa to ng konti eh. So, but this one is, ito po yung sinasabi ko na, ayan siya po mismo, ayan po yung albino. Para po makita nyo yung pagka-albino niya. Kaya syempre kailangan red yung eyes niya. Ito yung isa, regular eyes lang eh. Tingnan niyo po to. Ito yung seatmate niya, regular eyes. But this one, ayan, medyo parang ruby yung kulay niya. Ayan, ruby. So, di ko alam kung paano siya lagyan ng flash. So, ayan po ang kulay niya, tsaka yung kulay ng mata niya. Ayan. So, hopefully mabuhay na siya. At saka very healthy naman yung magulang at saka yung very healthy din tong inakay na to. Ayan, tinan natin yung katawan. Punong-puno yung butchin niya. Oh. Tapos yung ilalim ng katawan. Ayan, halos sobrang healthy. Tsaka malambot yung chan niya. Ibig sabihin may mga fluid. Pagka kasi may mga bakterya, tuturo ko rin sa inyo sa mga bago. Pag po mga may mga bakterya yung kalapate o galing sa magulang na sinusubo, pag hindi kayo nakapagpa-reworm, o hindi kayo nagkaroon ng internal at external na gamot sa preparation ng breeding, nakaka-infection po yung mga kalapati natin. So, ang nangyayari, yung butche sobrang tigas, halos walang tubig. So, hindi sila matutunawan. So, yun. So, malaking tulong din guys ito. Kukunin ko yung product na bago natin bili. Nakatulong din siya in a way na para maging healthy yung kalapati natin. Wait lang. Yan. Ito po siya guys. So, hindi ko po pinopromote itong item na to. Hindi po sa akin to. Galing po sa kaibigan natin. I-post ko rito. Yan. Post na natin. Ayan. Ichiri Galiwang. Hindi ko maintindihan kasi Chinese siya eh. So, ayan. Hanover, Germany. Doon galing yung item. Ayan, tapos ipopost natin ito sa mga susunod. Ipopost ko sa inyo dyan sa screen kung ano yung effect nitong Ichiwing Galiwang na to. Ichiri Galiwang. So, tinignan ko sa Lazada, mas mahal po siya. Halos doble yung presyo. Kaya, nag-purchase na rin ako. 1,200 pieces po siya. Ayan. So, nilagyan ko po sa nito. Nakatatlong subo ako, iba-ibang araw.
Ayan po ang resulta, medyo healthy talaga yung ano, healthy talaga, hindi po medyo. Ang magulang po nito eh pareho pong imported na false ion. Kaya ang anak nito, ito halos parang silver na tong isa eh. And this one, ayan ang ganda ng kulay niya oh. Kulay kalawang siya. At saka mainit-init pa talaga. So yung eyes nito, ayun nakita niyo po guys, nakita ko dito pula. Albino po talaga to. Ayan, natatakpan lang. You know. Pag nakuha yung tamang angle sa kanya. Ayan. So, this is albino. This is albino na polsayon siya na red of color. Ayan. So, sa mga meron dyan red color ang mata, post po kayo dito para makapag-gulab tayo. So, yun po. Yan po ang ating binibida ngayon. Ayan. Sa susunod, ito naman ang ibibida natin. Ayan. Ayan, tapos yung magulang yan, pakita ko rin sa inyo yung magulang para alam nyo. Ayan. So, ito po yung magulang niya. Oh. Ayan, oh. So, nagtataka po kayo guys. May itlog na naman. Kasi po, ang ginagawa ko, hindi ko naman po sinasabi na ano, nagayahin nyo ako. Pero dun sa mga nagsisimula pa lang, kung gusto nyo mabilis dumami kalapati nyo, ano, bilirin kayo ng pang-sitter o poster. So, ibig sabihin, yung itlog nito, pinasa ko doon sa isang ating sitter. Kaya ngayon, palaki pa lang yung ina kanya, may itlog na naman siya. So, yun yung tips ko sa mga gustong magparami. Sa marami naman, hindi nyo na kailangan ng sitter. Yun lang masasabi ko dyan. So, sana makatulong yung video na to para po magkaroon kayo ng additional information para po mas marami. So, ito yung, eh, yung totoong magulang. Ipapuro ko sa inyo kung sino yung nag-poster sa anak niya. Actually, magandang ibon din to. Ayan ang nag-poster sa kanila. Ayan. So, sila po yung, ayan. Yan po dalawang naging nanay, Yayo. Pero pareho pong may karga rin yung, ano na yan, backyard po yan. Ginawa ko lang pang sitter. Pero kung gusto nyo naman, pwede naman po kayong magpa-sitter kahit wala akong linya. Basta mahalaga po, yung ibon nyo ay malinis, no? Naka-deworm. Nagkaroon ng yung in and out na gamot para sa preparation ng breeding. O yung, kung ayaw nyo naman, gusto nyo natural, pwede yung bawang. Yan, na honey. Yan. So, yan po. Yan, so, sana na-enjoy nyo po yung video na to. Ayan, so nakita nyo po ng personal itong ating si Red Eye, si Albino, na napaka-healthy po. Yan, so, update ko po kayo guys. Isa pang angat. Kasi kailangan makita nila yung eyes mo, your beautiful eyes. Yun po siya, oh. Ayan, medyo, ano, medyo shy siya. Ayun, oh, yan. Pinakita po yung pagkapula ng mata, oh. Pag nakaside siya, pag nasinagan talaga ng araw. Yun, oh. Yun, oh. Uwang-uwa yung pagkapula ng mata, guys, oh. Yan, yun po siya. Yan. Yun po siya, oh. Yan. Thank you.